Hi classmate, katatapos lang namin sa Kitpinan at nagkayaan po kaming kumain at buti na lang itong mga kasama ko is talagang taga rito po sa Bicol at alam na alam po nila yung pinakamaganda kaya na dito tayo sa Farm Plate. Kain lang muna kami dito bago kami umuwi ng bahay. And naisipan ko, sayang na rin naman, nandito na, di gawa pa ako ng isang content. Okay, ang topic natin right now is, alam mo ba na pwedeng baguhin ang pass? Yay! Diba, syempre, naiisip natin, ha, diba akala ko bang kailangan na lang natin baguhin is the present at hanggang future? Ang pass ba pwedeng pagbaguhin? Yes, because everything in life is just an illusion. Yung buhay natin dito sa earth is just an illusion. Yung time is just an illusion. Magkakaiba ang timeline ng kada tao, hindi pare-pare. Yes, we have 24 hours, pero magkakaiba po ang loob nun. Okay, i-explain ko siya detail hanggang sa dulo. Kaya una, sagutin ko muna na, paano mo pwedeng baguhin ang past? No? Para na sa akin, napakasimple lang. Example, may mga taong nanloko sa'yo. Nanloko sa'yo at naubusan ka ng pera. And because of that, naging mature ka. Because of that, dun ka mas naging magaling. Because of that, dun ka mas naging firm sa mga decision makings mo. In short, the moment palang matututunan mo yung pain ng past mo, hindi ka na masasaktan because of that. At magiging thankful ka. Just like me, ako, I'm very thankful sa mga taong nanloko sa akin. I'm thankful sa mga taong ina-expect ko na magsusupport sa akin pero hindi nila ako sinuportahan. Kasi because of that, tumapang ako. Because of that, tumiba yung loob ko. Sa mga tao naman nanloko sa akin, because of that, mas naging conscious na ako ngayon sa mga decision making na gagawin ko. Hindi ako basta-basta naniniwala lang sa isang tao dahil umiyak lang sa'yo, dahil nakuha lang ninyo loob nyo, dahil may ginawa lang siya something, automatic magtitiwala ka na. Hindi na ganoon ang pagde-decision kasi because nga sa dami kong experience sa past ko na mga nanloko sa akin, and because of that, dun ako mas naging wise sa mga decision makings na ginagawa sa akin. Kaya ganoon din sa buhay, parang example na nagmahal ka. Yung pagmamahal mo, binigay mo ng todo sa isang tao at yet niloko ka niya. Niloko ka niya, nasaktan ka at first, umiyak ka ng umiyak. After ilang years, umiiyak ka. Pero after a while, nung napagod kang umiyak, naghanap ka ulit ng panibago. Nung naghanap ka ulit ng panibago mo, dun mo na-realize na yung umalis pala sa'yo before, yung past love life mo, mas deserving pala yung ngayon na love life mo. Siya pala talaga ang dapat mong makatuluyan and naging daan lang yung past mo. Kumbaga siya lang yung naghatid sa'yo para dun sa better person na meron sa'yo. And because of that, nagbabago na yung tingin mo sa past mo. From negative perspective, nagiging thankful ka na. Now, ang pain, it is an indicator that you need to improve. It is an indicator na dapat meron kang baguhin sa sarili mo para mas maintindihan nyo po. Lahat ng hinihiling natin, ibibigay. Nagkakataon lang, magkakaiba lang yung tinatawag na time delay ng attraction natin. May mga ibang tao na skilled na mabilis ang attraction, just like me. Katulad sa akin dati, pag gusto ko magkaroon ako ng recruit sa networking, iisipin ko pa lang yan, gusto ko magkaroon ng panibagong recruit. And automatic, in a span of 1 day, 2 days, meron magme-message sa akin na gusto mag-join, or minsan meron ako makaharap na matagal ko nang hinahanap na makakasalubong ko at mapapajoin ko siya. That is the time delay. Magkakaiba po tayo depende kung ano yung skills natin regarding sa law of attraction. Now, babalik ako dun sa sinasabi ko na pain is a great indicator kasi lahat nga ng gusto natin ibibigay. Ang nangyayari, example, ito ka. Gusto mong ma-achieve to. Now, dito ka magsisimula. Ngayon, habang papunta ka dyan, kadalasan, magsisegue ka eh. Maiiba kang dadaanan. Halimbawa, ito yung gusto mong puntahan, sabi nga nila, success is not a straight line. Talaga, ang dami yung dadaanan. Now, habang papunta ka dito, magkakaroon ka ng pain. Ano yung pin? Magkakaroon ka ng indicator na, uy, mali yan, bumalik ka doon. Pag matigas ang ulo mo, didiretso ka pa rin, lalong lalala yung problema mo. Diba kaya nga pansinin mo sa mga ibang tao nung nangarap yung mama, hindi kasi nila ito magets eh. Sabi niya, bakit? Nung dati, nangangarap akong, nung di pa ako nangangarap yung mama, maganda naman buhay ko, may trabaho ko, nakakain ako ng maayos. Bakit kung kailan ako nangarap yung mama, nawalan ako ng trabaho, nagkaroon na kami ng tambak-tambak na problema, yung mga naniningil, biglang nagsingilin. Kasi nga, pinupush ka ng sitwasyon na you need to earn more. Na after malagpasan mo yung problema yan, it will be a next level na sa part mo. Kaya lang di natin ma-appreciate kasi nga ang thinking natin ng negative is pangit. Ang thinking natin ng pain is pangit. But always remember, ano sabi sa gym? No pain, no gain. Naririnig ko ngayon mga conversation ng mga ibang gymmates kung sinasabi nila, mali yung exercise ko kahapon kasi kinabukasan hindi sumakat yung katawan ko. O imagine mo sila, na-appreciate nila yon. Kaya dapat maintindihan nyo that
pain is a great indicator na meron kang dapat ayusin sa sarili mo. Yung sinasabi ko nga sa inyo, classmate, na hindi talaga pare-pareho yung oras. Kasi katulad sa akin, ako minsan nagkakaroon ako ng nagugulan ako ng araw. Kasi sa sobrang daming ginagawa ko, nalolost track na talaga ako ng time. Kaya yun ang explanation bakit may mga ibang taong sobrang nagiging successful. Kasi ang dami nila kayang gawin. Just example sa akin, sa network side, siguro yung kaya kong gawin ng isang araw, dalawang araw, sa ibang mga ordinaryong nagdi-network, gagawin nila yun ng isang buwan. Just like katulad niyan sa vlogging. Alam nyo ba na pagdating namin dito, kasi kakain lang naman kami, nakita ko maganda yung view, sabi ko sige gawa ako ng content. Pag sabi kong gawa ako ng content, habang papunta pa lang kami dito, kasi from Kitwinan Hills papunta dito, just around mga 10 minutes. Papunta pa lang dito, nag-iisip na ako ng content. And right now, tuloy-tuloy yung bibig ko sa pagsasalita. Because na-develop ko na to for so long. Kaya ganito ako successful sa karir ko. Kasi nga, antagal ko na rin naman siyang ginagawa. And ganun din sa inyo, don't ever expect for you to be successful sa isang field na ginagawa mo pa lang ng bago. Kasi, ang sabi nga, ang isang bagay na matagal mo nang ginagawa, lalong mas marami kang ginagawa sa loob ng same na time. Example, hindi po ako ganun karunong magluto. Ang alam ko lang basic prito-prito. Pag ako po nagpepresentang magluto, sigurado sa isang putahe lang, gulo po, gulong-gulo yung kusina. Diba? Pero ako, I'm very inspired kasi yung ate ko sobrang galing niya magluto, na kaya niya magluto mga 3-4 na putahe na sabay-sabay. Ang malupit dyan, habang nagluluto siya, naglilinis na siya. Kaya ang kinalalabasan, natapos yung luto niya, ang linis ng kusina. That is skills. At always remember this, it will take time. Kaya sa inyo po, sabi ko nga palagi, sa mga nagsisimula, kung ano man chosen ka rin nyo, ituloy-tuloy nyo lang yan. Darating at darating ang time, magiging mabilis ka sa isang bagay na pag palagi mo siyang ginagawa ng paulit-ulit, bibilis ka. Bakit? Kasi ma-program mo siya sa subconscious mo. Pag ang isang skills or isang attitude natin nasa subconscious na, it will be effortless. Effortless mo na siyang gagawin. Now, ang question, paano siya aabot sa subconscious? Simple lang. Kailangan mo lang siyang gawin ng paulit-ulit. Pag ginagawa mo siya ng paulit-ulit, ng ulit, darating ang time, it will be effortless. Just like me, ang bibig ko, tuloy-tuloy na lang po nagsasalita. Wala po ang script na binabasa. Pero kasi nga, for so long, imagine mo ilang years na ako dito sa chosen career ko. 18 years ako sa network marketing. At sa network marketing, wala akong ginagawa. Ako ni mag-talk. Kaya right now sa vlogging, ang nagbago lang naman, nagbago lang ako ng topic, nagbago kasi may mga background na kung saan ako ngayon napupunta. Yun lang naman ang nagbago, pero the rest, halos similar pa rin naman ang ginagawa. Kaya yun na lang muna, dito tayo magtatapos, classmate, at kakain na muna kami at gutom na ako. Bye-bye!